Gagawin ko po ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Aantayin ko yung panahon na mapatawad niyo ako at tanggapin niyo po ako ulit. Consider ka namin, ha? Iko-consider pa naman ang makakalimutan, seriously. Ay, hindi pala na-record, pakiulit. Ay, drop sila tayo. Layo mararating nito. Asik naman hindi pa malayo mararating. Layo mararating. Thank you, Laura. At bago tayo mag-end, syempre, dahil artista ka. Galing, galing. Ikwento mo lang sa amin, sino yung pinakamasarap katrabaho ng mga artista? Ang gandang memories mo, nakakatawa. Bukod sa alam ko, ano kay Daniel Padilla. Solid yan eh. Katmir talaga to. Solid pa po, Katmir, Katmir. At saka syempre, naparoon namin ni Julia sa Netflix yung House Arrest of Us. So, andun ka rin. Alam mo, ha? Syempre, oo, sobrang memorable yung House Arrest of Us. Kasi pandemic. First, Camila, oo, pandemic din lahat. Diba? Tapos, first lock-in namin yung lahat. Mga komedyante lahat. Si Sir Herbert, si Rupa, ito Dennis. Sobrang naging close. Yeah. Kasi na-lock-in. Yeah. Everyday sila umakasama mo. Correct, correct. Oo. Pero kung sino pa masarap kasama, recently lang, Papa P. Papa P. Papa P iba. Si Papa P naman, napaka-humble niyang tao. Palagi ko nang naririnig yan sa Star Magic na humble niya, ang bait niyang tao. Tapos palagang pinagtatanggol, mahal siya ng mga handlers. Oo. Pero ako, parang resibo na din ako. Oo, na talagang, ng goodness niya, na pag ganun talaga, alam mo, Papa P, good soul ka talaga. May naibigay ba siya sa'yo na nagulat ka, na surprise? Nagulat kasi, paano ba yung term, ha? Napagsabihan, in a lambing way, na, kasi sobrang nagpapanay kami sa kanya, Etiolo Judian ako. Before Katniel, sila talaga yung OG ko. Okay, okay. Oo, kaya nung nakatrabaho ko si Etiolo, syempre, alam na niya yan sa ASAP eh. Iba pala talaga pag lock-in. Tapos sabi niya, one time, ginano niya talaga ako. Alora, gumagano siya eh. Alora. Social yan mag-ano eh. Alora, stop patronizing me. Gumagano siya. Ayaw niya na panay na panay ka sa akin. Parang friends lang. Magkatrabaho tayo. Yes. Level tayo. Gusto niya yung barbagulan. Kaibigan. Kaibigan. Na parang sabi ko, okay, Papa, pinaka-overwhelm kasi ako sa presence mo. Tinatry ko naman, oo. Na hindi so, ma-starstruck. Sobrang alaga niya ko. Ano yung kinikrig niya o order niya? Kamila ko kung naman. Kasi naalam niya. Kasi syempre, iba-ibang diet. May vegan. Meron kami Miss Pia na diet din. Alam niya. At yun yung hinahanda niya. Kaya so, Papa P. Ang napaka-professional. At minensyo mo Judy Ann. O, oh, Etiolo Juday ka, nakatrabaho mo na. Hindi pa nga. Na-interview ko lang sa ASA. Ay, ano ka nakatrabaho mo hindi na? Hindi pa yun talaga. Gusto ko talaga sobra. Alam niya sobrang ba? Ay, oo, alam niya. Napanay-napanay ka niya. Oo, panay. Pinuntahan ko pa siya sa CCP para magpa-sign. Di ba may kitchen magazine? Yes, kitchen yes. Book. Nagpa-sign ako sa kanya. Uy, walang imposible. Mali mo, up next, Judy Ann. Pero may picture ka, may Star Magic Ball kasama. Katabi mo sila sa thumbnail ng Star Magic Ball vlog mo. Ayan, at least nakita mo. Picture. So, kulang na lang at tingnan ni Judy Ann. Talaga. Sige nga, isang one line kay Judy Ann. Kunwari ah, gusto mo siya makatrabaho, pero ang role mo, ang characterization mo, Donya. Ayan na si Judy Ann sa harap mo. Gusto mo siyang maka-acting. Take one, action. Judy Ann, eto na yung banana cue mo? Eto na yun? Kaya kong gawin to eh. Tsaka diba, sinabi ko, banana cue with caviar? Asan yung caviar dyan? Nasaan? I can't. Why? Why, Judy Ann? Why? Wow! Banana cue with caviar! Paghahandaan natin, may naalala tuloy ako. Galing.